guys! Welcome back to my channel! Today, magre-review tayo na first impression review on this Lash Sensational Waterproof Mascara from Maybelline. In-order ko to online sa Lazada kasi nag-sale sila katulad nung mascara na nakalimutan ko kung ano yun. Kasabay siya nito. Mas nauna lang i-ship ito na huli. First impression review on this. We'll see kung gaano siya magtatagal sa akin, sa lashes ko. Oily yung eyelids ko, pero hindi naman siya totally dumidikit sa eyelids ko. According sa mga review, nakakapanood ako ng mga review nito. Maganda naman siya. Pero we'll see. So, ito yung packaging. Ay, ang nga pala. I bought this for only 180 pesos. Yata siya. I'm not sure kung magkano yung retail price nito sa mall. Ilalagay ko na lang sa description box yung full details. Pag inopen siya, ito yung kanyang wand. Ayan. Medyo siya pa-bend. Malalaki yung stripes nung yung wrist, parang ganun. Hindi naman ako masyadong particular sa mga wand. Pero syempre, mas maganda kung mas okay din sa lashes ko. Hindi naman sobrang haba ng lashes ko, pero laban pa din. Apply ko siya sa isang side ng aking right side of my lashes. Hindi pala ako, as you can see, hindi ako naglagay ng kahit ano. Yan. Kasi nga para matry ko siya. Para makita niya yung difference. Ayan. Nakita niyo, meron na siya kagad difference kumpara dito sa walang mascara. Na-volumize naman niya yung eyelashes ko. Tsaka humahaba siya. Volume and length. Ito pala yung first layer ng mascara. I'm gonna apply another layer para makita natin yung kung hanggang saan siya pwede. Kasi yung ibang mascara, pag nag-apply ka ulit, clump siya. Pero ito, mukhang okay naman siya. Kasi hindi pala siya super watery, katulad ng ibang mascara na kapag bago, watery siya. Tapos antayin mo pang naging medyo tacky. So, ayan na siya, guys. Makikita nyo, nag-volume up, tsaka nag-lengthen yung, yung eyelashes ko. Kaya, tapos ayan yung difference. Ito, wala. Hindi ako nag-tight line para makita nyo yung difference kung meron siyang tight line or wala. Kahit wala ka palang tight line, okay siya. Maganda pa din sa, sa mata. So, application-wise, okay naman siya. Madali siyang i-apply sa eyelashes. Hindi naman siya mahirap i-apply sa upper lashes, pero itatry natin siya sa lower lashes. Madali akong mag-apply ng mascara sa lower lashes ko kasi mahaba yung lower lashes ko. So, i-apply ko siya sa kabilang side ng aking eyes, sa kabilang eyelashes, and I'll get back to you. So, ayan guys, apply ko na siya on my eyelashes, both my eyes. So, ang itatest, longevity test and waterproof test, kung talagang waterproof siya. So, ang eyelids ko is super oily. We'll see kung mag-smudge siya or magka-clump. Babalikan ko kayo later for another update. Update, guys! Ano asa ba? It's magka 3 o'clock na pala. Nakalimutan ko pala sabihin kung anong oras kanina. Pero, nung nag-apply ako, lang yan, quarter to 9, so mga 8:45 a.m. So, ayan, okay pa naman siya. Wala pa namang smudge or tugging, clamping, wala pa naman din. Wala pang mag-smudge sa ilalim ng mata ko. Kasi usually kapag yung mga mascara super run, tas mapawisan na lang konti, mag-smudge siya sa dito. So far, so hi guys! It's now 7 p.m. Okay naman yung eyelashes ko. Okay pa. So, hindi kasi ako pinawisan buong maghapon. Dahil ang lamig-lamig dun sa, namin, sa pwesto. Parang mga winter level, ganun. Another update mamaya. Final thoughts mamaya. And I'll be right back. Maybelline Lash Sensational Mascara. Okay naman siya, so tumagal naman siya ng hanggang 8 p.m. Wala siyang smudge or something else. So, very perfect para sa mga eyelids oily.
Tapos, kahit feeling, hindi ko pa na-try na mabasa siya, pero feeling ko hindi naman siya mag-smudge. Kasi hindi rin siya nag-clamp. Nag-volumize naman niya mas yung eyelashes ko, and very affordable. So, for $350, very, ano, okay. So, that's it, guys! Thank you for watching! See you on my next video! Bye! Mwah! So, yun na nga, no? Tignan mo, malukot daw na. Madali siyang i-apply. Shucks, nasa na yun. Lagumulok. Hindi ako.